Welcome back to my channel. So, for today's video, ay i-share ko naman sa inyo ang classroom observation tool for second quarter. Ayan. So, this time, syempre, maraming nagko-comment sa inyo kung nasan yung features of practice dun sa mga nauna kong video. So, this time, isasama ko na yung mga features of practice para mas makita nyo rin na may basis ako sa mga sinishare ko po sa inyong information. Kaya naman ay panoorin ang pagpapatuloy ng videong ito. Okay, so ngayon ay isa-isahin na natin ng ating classroom observation tool for school year 2023-2024, second quarter period. Okay, so it was based on DepEd Memo No. 8, Series of 2023. So ano-ano nga ba yung mga dapat nating paghandaan ngayong quarter na ito sa ating observation? Okay, so ito yung anim. Number 1, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Number 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Number 3, applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Number 4, establish a learner-centered culture by using teaching strategies that responds to their linguistic, cultural, socioeconomic, and religious backgrounds. Number 5, adopted and used culturally appropriate teaching strategies to address the needs of learners from indigenous groups. Number 6, use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. So yan yung anim na indicators na ating pagtutuunan ngayong quarter na ito. So isa-isahin natin, no? Ano ba yung ibig sabihin at ano kaya yung mga possible activities at features of practice na pwede natin gawin para makuha ang highest possible score na 7. Okay, number 1, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So ito na yung sinasabi nating pag-integrate within and across curriculum teaching areas. So ano ba yung features of practice niya? So, para makakuha ka ng 7, sabi dyan, the teacher applies high-level knowledge of content pedagogy that creates conducive learning environment that enables an in-depth and sophisticated understanding of teaching and learning process to meet individual or group learning needs within and across curriculum content areas. So, the teacher applies extensive knowledge of content beyond his or her area of specialization. The teacher motivates learner to investigate the content area to expand their knowledge and satisfy their natural curiosity. So ito na yung dapat ang focus natin para makuha yung highest possible score na 7. Bukod dun syempre sa mastery of the subject matter, number 1 yon. Number 2, ay ma-integrate natin ng ating subject or content natin sa iba't iba pang discipline. So meron tayong tinatawag na intradisciplinary. So yun yung pag-integrate within your subject areas. So kung Filipino 7 yan, so kung topic mo ay malalalim na salita, so saan ba natin siya pwede pang i-integrate na subject din sa Filipino na nadidiscuss yun, yung mga tayutay or idioma. And then, kapag naman sinabi nating interdisciplinary, so ito naman ay integrate mo sa ibang discipline. Ano po? So, ito na yung pag-i-integrate mo. Let's say, Filipino, i-integrate mo siya sa araling pandipunan or integrate mo siya sa English. So, doon, nakikita natin yung integration na kahit yun yung content ng subject mo, ay kayang-kaya mo siyang ma-integrate sa ibang discipline. The next one is the multidisciplinary. So, hindi lang isang subject or discipline yung in-integrate mo. So, pwedeng isa, dalawa, tatlo, at kung mas marami pa, mas maganda. Okay? And lastly is the transdisciplinary. So, ito yung highest form ng integration wherein na-i-integrate mo yung topic mo
Beside from other discipline, na-integrate mo siya in real life situation wherein talagang nai-integrate ng mga bata yung mga experiences nila. So yun yung iba't ibang way ng pag-i-integrate natin within and across. Okay, so of course, para mapatunayan din natin na nakapag-integrate tayo, kailangan nating kunin yung mga competencies. So kailangan nating ma-review ulit yung curriculum guide ng subject kung saan mo siya i-integrate. So ilalagay mo siya sa lesson plan mo kung ano-anong competencies yung pinag-integratean mo. So yun po yung number one, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. And of course, ito na nga yung mga features of practice. Okay, so ito naman yung mga clarifications lang, no? Ito naman, define lang ano ba yung ibig sabihin ng curriculum teaching areas, ano ba yung ibig sabihin ng knowledge of content and pedagogy. So kung kailangan nyo itong PDF file nitong features of practice and clarifications para gusto nyo siyang aralin ng masolo, pwedeng-pwede naman at makapag-reflect kayo sa mga activities na pwede nyong ibigay. Okay, so the second one is use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So meron tayong dalawang skills na dapat ma-enhance ating mga learners. Number one is the literacy and number two is the numeracy skills. Okay, so ito yung mga features of practice na dapat nating matamo during our observation. Okay, so para makuha yung highest possible score na 7, ito daw yung features of practice na kailangan, no? So syempre, na-integrate at na-connect ni teacher yung mga strategies na nagpapakita ng critical literacy and numeracy skills. Okay, next one, the teacher employs activities that enhance and support learners' higher level of literacy and numeracy skills. So for example, Filipino teacher ka. Of course, kapag Filipino teacher ka, visible na agad yung literacy skills kasi through reading, ayan, so through speaking, so meron ka nang enhance na literacy skills ng mga bata. So paano naman kapag numeracy skills, 'di ba? So sa pamamagitan ng paggamit mo ng survey, for example, ang topic mo ay may kinalaman sa wika. And then, yung isa sa activity mo, magpapasurvey ka. Halimbawa, ano ba yung mga wikang kadalasang ginagamit ng kabataan? So, meron dyang modernong wika, meron dyang banyagang wika, or malalim na Filipino. So, magpapasurvey ka. Alin ba doon yung mas gamitin nila? Yan. So, papataasin mo lang yung kamay nila kung sino dito yung mas gumagamit nito, mas gumagamit niyan. And then, bibilangin mo. And then, after mo mabilang, doon na ba yon? Tapos na ba siya? Hindi. Para ma-achieve natin yung critical numeracy doon, kailangan mong ipasuri sa mga bata. Ano kaya yung implication kapag mas mababa yung scores or mas mababa yung pumili na gumagamit ng malalim na Filipino? Ano kaya naman yung positive implications kapag mas mataas naman? So, kailangan ma-analyze ng bata yung mga sagot. Bakit naging ganun yung kinalabasan? At ano yung magiging implication nun sa kanila? So, from that activity, meron ka ng critical numeracy. Okay? Isa pang example sa mga math teacher, no? Of course, visible na visible sa kanila yung numeracy skills naman, no? So, paano naman nila mas ma-attain or ma-achieve yung literacy skills? Ang literacy skills kasi, sa simpleng pagbabasa at pagsasalita ng mga bata, na-enhance na yung skills nila sa literacy. So, paano naman sa math? Of course, sa math, di ba, gumagamit naman kayo ng mga problem solving. So, pwede tayo magbigay ng mga situations wherein ina-analyze at kino-comprehend ng mga bata paano ko masasagutan itong certain problems na to. So, babasahin muna nila yung scenario or situations na na-apply mo dun yung mga numbers. At the same time, may literacy skills kasi inunawa nila. Kasi kapag hindi nila inunawa, hindi nila masasagutan yon, hindi nila masosolve. So, isa yon sa pwede nating ipagawa. Okay? So, yun po yung numeracy and literacy skills.
course. So, sa iba pang activities, meron akong separate video para doon. So, pwede niyong panoorin. Ilalagay ko na lang sa baba yung link para sa iba pang activities for literacy and numeracy skills. So, ito naman yung clarifications, no? Iba kasi yung literacy skills, numeracy skills, sa critical literacy and critical numeracy. Dito dinefine ng ano ba yung mga skills para sa literacy. Ano-ano ba yung mga skills sa numeracy? So dito, of course, meron diyang reading, symbols, ayan, phonemes, sa numeracy, numbers, ayan, patterns, graphs, ayan, yan yung mga yon. Paano naman sa critical literacy? So dito, yun yung sinasabi kong ipaprocess mo or that may guide question ka na anong implication nun, no? Para makita natin kung talagang na-enhance yung critical literacy ng mga bata or critical numeracy ng mga bata. So, dapat may guide question pa rin para doon sa mga activities na pinapagawa natin. So, that is critical and critical literacy and numeracy. Okay, so for the third one, applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. So meron na naman tayong mga skills dito na nakita, critical, creative, and of course, higher order thinking skills. So ano ba yung sinasabi dito na sa features of practice? So the teacher provides a broad range of questions and activities including those of higher order that challenges learners to analyze their thinking to promote deeper understanding. The teacher gives learners opportunities to compare and contrast ideas. The teacher gives learners opportunities to synthesize or summarize information within or across disciplines. So dito naman sa number 3 indicator, so dito na yung papasok yung ating art of questioning. Yan naman yung typical na activities na pinapagawa natin na sinisimulan natin sa lower order thinking skill hanggang sa higher order thinking skills na mga question. So isa yon sa activity na pwede natin gawin. Number 2 activities na pwede natin ipagawa. Of course, pwedeng magpapanood ka ng video, then i-analyze nila ano ba yung content or nais parating ng video or may papabasa kang text. So may papa-interpret ka. So, yun yung mga activities na ma-enhance yung critical thinking ng mga bata. Isa pang activity, group activity. So, hinahayaan mo maging creative sila sa kung ano yung gusto nilang ipakita. So, may nabanggit din, no? For example, tapos ka na mag-discuss. Iko-compare or contrast naman nila yung ideas. Bawa, na-discuss mo yung maikling kwento and sanay-say naman ngayon. So, pwede mong ipag-compare and contrast ano ba yung pinagkaiba ng dalawang yun. Or maikling kwento at nobela, ano ba yung pinagkaiba ng dalawang yun. So, doon makikita natin yung deeper understanding nila na talagang naunawaan nila yung lesson mo. So, syempre, ang number 3 indicators, hindi lang naman siya nakafocus lang sa questions or questioning technique natin, no? Yung mga activities din dapat na naibibigay natin ay, of course, nare-relate ng mga bata yung kanilang mga experiences. So, yun po yung number 3 indicator. Okay, ito yung clarification sa mga meaning ng critical, creative, and higher order thinking skills. Okay, number 4, establish a learner-centered culture by using teaching strategies that respond to their linguistic, cultural, socioeconomic, and religious background. So medyo mabigat tong part na to, no? Kasi i-consider mo si learners talaga kung ano yung background niya as a whole. Okay, so to get the highest possible score of 7, the teacher employs an extensive repertoire of strategies to create learner-centered environment that addresses individual and group of learners' linguistic and or cultural and socioeconomic and or religious background. The teacher demonstrates a wider understanding of the educability of individual learners. The teacher's instructional strategies respond to individual and group of learners' background, thus creating environment where learners feel equally involved. Ayan. So, eto, no? Ang isang activity kasi na ginawa ko dyan para mas makilala ko yung mga bata. Doon pa lang sa pagsisimula ng klase, meron ako sa kanilang pinasagutan na parang personal data nila. Pero hindi naman, of course, yung mga personal nilang talagang tinatago-tago yung isi-share nila doon. So, doon, naglagay lang ako, of course, yung konting info nila. And then,
what makes them happy. So ano kaya yung mga activities na pwede namin gawin na magugustuhan nila? Ano yung mga interest nila? So nilagay ko na doon para kapag nagplan ako ng lesson, alam ko kung ano rin yung magiging focus natin sa mga learners. Meron pala doon sila magaling sa arts, magaling sa dance or anything. So doon nakikilala natin yung learners natin. So isa siyang magandang strategy, no. So pwede pa rin naman natin siyang gawin ngayong second quarter hangga't hindi pa tayo nagpapa-observe, no. Ipagawa natin yung activity na yon para makilala muna natin yung mga learners natin. Number two, of course, as a teacher, dapat makita yung fairness sa mga bata. So, paano ba natin yung magagawa? By setting them a rules, okay? Yung rules na hindi lang naman nagpapakita na ito yung dapat nilang gawin sa iyong subject matter. Dapat maipakita rin doon yung importance ng respect sa kanilang religious background, sa language nila, sa culture nila. So, dapat meron tayong mga ganong ginagawa, no? May rules tayo sa klase bago tayo mag-start. So, yun yung number two. Number three naman, ano yung activities na pwede natin ipagawa? So, dito na papasok yung collaborative learning. So, mas maganda kasi na magpag-group activity tayo wherein mas masishare ng mga bata yung kanilang idea. Sabi nga, di ba, sa pagkakaiba may pagkakaisa. So, kung different or diverse learner sila, mas maganda at mas marami silang ma-share. Ano po? At isa pang activity na pwede natin gawin is yung pag-localize ng activity. Ano ba yung mas malapit sa puso ng mga learners? For example, yung mga activities mo, ikaw ay nakatara sa bayan ng Antipolo. Tapos, saan bang malapit na lugar yung nakatira yung mga learners mo? So doon, pwedeng yung mga activities mo, nagpapakita, example ng, sabi natin, pang-uri yung topic mo. And then, gusto mo siya i-localize. So kung taga-Antipolo siya, pwedeng yung mga activities mo, yung hinulugang taktak, paano ba nila mailalarawan yung hinulugang taktak? So paano ba nila maipopromote yung Antipolo? Okay? So, paano ba nila maipapakilala yung school nila doon sa Antipolo? So, ano ba yung mga kabuhayan na meron doon sa paligid nila sa Antipolo? So, kumbaga, na ipapakita natin na nagagamit natin yung cultural background and of course, yung environment na kinagagalawan ng ating mga learners. So, I think isa na yun sa best practice na pwede nating gawin kapag tayo ay nagpa-classroom observation. Okay? So that is objective number 4 or indicator number 4. Okay, so ito yung clarification, no? Ano bang meaning ng learner-centered culture, linguistic background, cultural background, socioeconomic background, religious background? So isa po sa way na ginagawa ko pala, no? Dahil Filipino teacher ako, meron akong activity muna bago mag-start kami ng lesson. Ang tawag ko doon, wikabuluhan. Wherein nasi-share ng mga bata yung iba't ibang language na meron sila or yung mother tongue nila. Kumbaga, iniipon namin yon hanggang sa makabuo kami ng pwedeng sabihin na nating glosaryo na nandun yung mga binigay nilang words, no? So, at least, na-open yung mind ng mga classmate nila na ito pala yung meaning ng word na yon sa kanilang province na the next time na marinig nila yon hindi na nila pagtatawanan. So, pwede tayo magbigay ng mga ganong konting activities. Trivias, pwede rin, di ba? So, para mas napapahalaga at napapakita natin yung pagpapahalaga sa culture, linguistic, and socioeconomic, and of course, religious background ng ating mga learners. Okay, so number 5, adopted and used culturally appropriate teaching strategies to address the needs of learners from indigenous group. So ito, halos may kahawig siya sa number 4, no? Kasi, of course, dito, ano bang hinihingi yung features of practice? So the teachers employs extensive repertoire of strategies to create a learner-centered environment that addresses the learning needs of individual and group of learners from indigenous group. Of course, first thing to do, tingnan muna natin, no? Sino ba dun sa ating mga estudyante yung kabilang sa indigenous group? So, dapat maging sensitive tayo sa part na yon. And of course, dapat malinaw sa atin sino ba sa kanila yung mga part ng indigenous group. Para yung ipa-plan nating activities para sa kanila, of course, ay fit din, no, sa mga indigenous group na yon or sa mga indigenous learners natin. So, yun yung gagawin natin, no. Paano naman kung wala naman talagang indigenous group? So, ang pwedeng natin gawin dito, kagaya dun sa number 4,
mag-prepare tayo ng mga collaborative activities pa rin, ng localized activities pa rin, na may papakita yung pagpapahalaga sa culture ng bawat isa. Okay? So, yun po yun. Okay, so halos kaparehas lang din naman talaga sila nung number 4, no? Ito mas naging ano lang, na ang focus dapat ay indigenous group. Eh, paano nga kung wala ka naman talagang indigenous group dun sa klase mo, no? So, pwede ka pa rin naman mag-apply ng mga activities like contextualization, localization, and collaborative activities para sa kanila. Na, syempre, mapapahalagahan yung kultura ng bawat learners natin. Okay, so pasok din yun yung mga interest nila, no? Okay, so last indicator is use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. So napaka-importante na nagbibigay tayo teachers ng feedback sa mga ginagawa ng ating mga learners, written man yan or performance task. So paano ba natin siya ginagawa? So ito yung features of practice. Number 7, the teacher consistently provides feedback that results in opportunities for all learners to improve learning and to assess their own progress that of others. So dito, halimbawa nagpasa sila ng sanaysay ng tula na pinagawa mo. Make sure na magbibigay ka ng feedback or comments. Paano sila naging 5? Paano sila naging 10? Paano sila naka-perfect? Paano sila bumaba? So dapat informed yung bata bakit ganun yung scores nila. Okay, another thing, the teacher establishes a routine for constructive feedbacking where learners can participate and respond productively. The teachers provide opportunities for self and peer feedbacking that is specific and is focused on advancing their learning of the lesson on hand. For example, group activity. After ng lesson ng discussion mo, nagpa-group activity ka dun sa observation mo. Pwede nating bigyan ng chance yung other groups na makapagbigay din ng comments and ng grades dun sa nag-present. So doon, hindi lang si teacher yung nagbibigay ng feedback, pati si learners or yung mga nakikinig. At doon, makikita rin natin kung nakinig ba talaga yung mga learners natin, no? Iba kasi yung feeling kapag galing din sa ka-classmate, no? Pero make sure na guided sila or well-guided sila na dapat yung ibibigay nilang feedback, hindi personal, dapat constructive. So dapat una pa lang, nabigay na natin yung rules, paano ba dapat magbigay ng feedback yung mga ka-classmates nila. Minsan kasi, tataasan na lang yung score, bibigyan na lang ng mababang score kasi may personal silang problems or anything, dapat malinaw yon sa mga bata na constructive feedback ang bibigay nila. Another way ng pag-feedback na constructive is asking questions. Ano ba yung sabihin natin relationship nung pre-present nila dun sa topic na diniscuss? So, paano ba nila ma-relate yun? So, yung mga ganong questions na mag-iisip pa rin yung mga learners. Through that question, nagbibigay ka rin ng feedback at nakikita mo rin kung talagang natutuhan ng bata yung topic na diniscuss mo. Okay? So that is the last indicator, I guess. Ayan. Use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. Sino ba naman ang hindi magaganahan sa mga learners kung nalalaman nila yung scores nila, yung feedback from the teachers and from their classmates? And of course, pwede mo rin silang sila mismo magbigay ng feedback sa sarili nila. Okay, so ito yung clarification. Ano ba yung feedback? Ayan. So that's it. So yun po yung ating mga indicators for classroom observation for second quarter. Ayan. So sana po ay marami kayong natutuhan at may na-share ako sa inyo na makakadagdag sa inyong preparation for your observation. Actually, itong part na to, no, ay kasama na rin sa fourth quarter nating observation. So, ito rin yung mga indicators na gagamitin sa fourth quarter. Okay? So, kung may mga questions kayo, mag-comment lang sa ating inbox. Ayan. So, thank you so much once again for listening.